Dahil na rin sa naging pasya ni Kay Soto na maglaro para sa Gilas ay malaki ang naging kapalit nito. Mas marami pa rin ang nagsasabi na talagang mas maganda pa rin kung nanatili si Kay Soto sa Ignite team at naglaro ito sa NBA G League 2020-2021 season. Dahil na rin sa oportunidad na makatapat nito ang mga naging lehitimong NBA players na gustong makabalik sa NBA. Nasabi rin ni Coach Brian Shaw na bawat player sa kanyang team ay makakapaglaro ng 16 minutes hanggang sa 24 minutes. Kung ganito ang plano ng kanilang coach, ay sigurado na magagamit niyang lahat ang kanyang mga players at lahat ng mga ito ay magkakaroon ng oportunidad para maipakita ang kanilang kakayahan base na rin kung sa anong klase ng laro o estratehiya ang ibinigay ng kanilang coach para sa kanila. Magandang oportunidad sana ito para kay Kay Soto dahil maipapakita niya kung ano ang kaya niyang gawin laban sa mga ibang players ng NBA G League at karamihan sa mga ito ay mga dating NBA players na hindi nakakuha ng kontrata sa ngayon pero malalakas pa rin maglaro ang mga ito. Dahil na rin sa 16 to 24 minutes na playing time ng bawat players sa Ignite team ay maganda sana ito para kay Kay Soto. Dahil meron itong legit na playing time, mataas na level ng kompetisyon at mas mapapansin pa sana siya ng mga NBA scouts. Mas matimbang lang talaga ang NBA G League kesa sa FIBA Asia Cup 2021 qualifiers third window na ito. Kahit sa anong aspeto natin ito tignan para kay Kay Soto, idagdag pa natin na karamihan sa mga magagaling na players ng ating bansa ay hindi maglalaro sa FIBA Asia Cup 2021 qualifiers sa kadahilanan na rin na isang panalo na lang ang kailangan natin sa third window para maging kwalipikado tayo sa FIBA Asia Cup 2021. At sa tingin ko naman ay kayang-kaya natin ang Indonesia base na rin sa mga resulta ng nakaraang laban natin kontra sa kanila na kahit sino pang players o lineup ang itapat natin sa Indonesia ay nagagawa natin itong matambakan. Para sa development ni Kay Soto ay mas makabubuti ang pananatili nito sa US sa kanyang mother team na Ignite at paglalaro sana nito sa minor league ng NBA. Maraming malalakas na dating NBA players ang nasa NBA G League ngayon. Hindi naman sa mahinang maglaro ang mga ito kung hindi ay walang nagkaka-interest na team sa kanila sa ngayon sa NBA. At yung iba naman ay mas pinili na maglaro sa ibang bansa at ang maging import ng isang team doon dahil na rin sa mas malaki ang sahod nila doon kesa sa NBA o mas malaki ang offer nila doon kesa sa NBA. Pero meron rin naman yung gustong makabalik sa NBA kahit na magiging mas mababa ang sahod nito sa NBA gaya na lamang ni Jeremy Lin na napabalita na mas pinili nito ang NBA G League kesa sa ang malaking sahod sa CBA. Yan na muna para sa video nating ito at kung bago ka pa lamang sa ating channel na WZone ay huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video ng channel natin.